let me state here and now that the Philippines cannot be a rice-sufficient nation. Ang agrikultura kasi ay hindi lamang ang pagtanim. Ang solusyon dito sa lahat ay kailangan paabutin natin ang mga farmer na maging competitive ulit sa world market, lalong-lalo na sa bigas. Ang buhay ng lahat ng agrikultura, ang pinaka-basic na pangangailangan ay patubig, irrigation. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung kanal-kanal na maliliit. Pinag-uusapan dito is parang highway ito ng tubig eh. Para pagdaloy ng tubig mula sa bundok ay hanggang sa baba. Kahit malalaking construction ito. Ang isang kataka-taka, nagulat ako nung nalaman ko, nagbabayad ang farmer sa NIA. Tinanong ko sa NIA, magkano ngayon ang utang niyang farmer sa inyo dahil hindi nakapagbayad? Sabi nila, ang utang ng farmer sa amin is 12 billion. Sabi ko sa kanila, and this is many years ago, sabi ko sa palagay niyo ba, magbabayad niyo? Kalimutan niyo na yung 12 billion ninyo. At huwag na kayong mangulekta dahil servisyo yan ng pamahalaan sa taong bayan, sa ating mga magsasaka. Kaya maganda naman ang deklarasyon ng Duterte government na titigil na yung practice na yan. Kailangan mong magbigay ng pautang. Land bank dati yan, agricultural bank eh. Kaya tinayo ang land bank para tulungan ng mga farmer. Pero land bank nagbago na, more or less commercial bank na sila ngayon. Meron tayong kailangan na binibigay ng magandang binhi. Kaya kailangan may research and development para meron tayong magandang seedling. Kailangan nagbibigay tayo ng production para sa farm inputs, para sa pesticides, para sa fertilizer, sa gasolina ng kanilang mga traktor, ng mga machinery, yung mga post-harvest facilities. Pag-ani niyan, kailangan dadalhin yung palay sa unang-una. Siyempre, dadali mo sa dryer. Tapos dadali mo sa milling para maging bigas. Kaya kailangan may milling machine, kailangan may drying. Yan ang pinakakulang natin dito sa Pilipinas, yung tinatawag na post-harvest facilities. Pagka na-process na, bigas na yung palay, bigas na, saan ngayon dadalhin yan? Ang FTI ay isang agro-industrial complex na itinayo noong 1968 sa Taguig City, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit dumaan ito sa maraming pagsubok, kagaya na lamang ng pagkakabenta ng 70 hectares mula sa kabuuang 120 hectares nito sa isang pribadong kumpanya noong 1986. Yung food terminal, isang malaking bagsakan. At doon dadalhin lahat ng nabili ng NFA, lahat ng nabili ng gobyerno, doon ibibenta. Kontrolado ang presyo dahil nabili naman itong mga produktong ito ng mura ng gobyerno. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na Kadiwa Store. Yung Kadiwa Store, kung saan nagbebenta na mura na bilihin ang gobyerno. Nung panahon ko na governor, ay sinubukan namin gawin ito at mukhang naging effective naman. Inaasikaso natin para sa mga farmers lahat ng buong proseso mula sa production hanggang sa marketing, hanggang sa pag-ulit sa next season. Kaya siguro, pwedeng gamitin ito na parang pilot project na i-scale para sa national. Kahit makita ninyo, yung panahon na nakapag-export tayo, buo yung sistema ng agrikultura. Hindi yung dito lang, may konting development dito, may ano dito. Buo ang sistema. Mula sa production, mula sa pautang, mula sa research development, market information, hanggat sa pagsundo ng produkto, pagdala sa merkado, pagpapantay ng presyo para hindi mahirapan ang consumer, hindi rin nahirapan ang magsasaka, lahat ito ay in place. Kaya't naging maayos ang ating agrikultura noon. Kaya naman, naging exporter tayo. Kaya naman tayo ang isa sa pinaka-successful noon. Lahat ito ay nawala. Recently, yung 10 billion actually, kulang talaga yan. Kaya lang, yan yung Formal legislator, I was reading the Rice Tarification Law and the IRR. Ang nakikita kong pagkukulang lang talaga dito sa rice tarification ay ang implementation at saka walang plano sa agricultural infrastructure. Sana, imbis na mag-appropriate sila 50% dito, 10% dyan, mas maganda sana para sa akin gumawa na ng development plan. Tapos popondoyin nila ng tariff. Para hindi sasabihin, basta 50% dito, kahit anong mangyari, 50%. Kung may problema,
dapat dagdagan yung isang sektor, dapat dagdagan yung credit, dapat makapag-adjust lang tayo. And that will only happen kung meron tayong talagang plano na by this year, ganito karami ang irrigated area natin. By this year, ganito ang na-organize natin na cooperative. By this time, ganito ang naapektuhan na techno-demo natin na farmer. Meron tayong plano. And of course, ang pinaka-kinakatakutan, hindi lamang ng mga magsasaka, kung hindi tayong lahat, ay ang smuggling. Kailangan natin tutukan ng gusto yan para hindi na umabot sa ating mga palengke. Okay, gawin na lang nilang emergency stock yung mga nahuli nila. Para naman, pag humihingi kami sa local government ng emergency stock sa NFA, pagka may bagyo, ay hindi na bulok yung ibibigay sa amin bigas. Agriculture is a fundamental sector of our economy and our society and even our culture. So it is that important. And to nurture it, government has to have a holistic policy towards the agricultural sector. It has to identify exactly what needs to be done, how it's going to be done, who will do it, and the schedule within which it will be finished. Ang approach ay hindi dapat piecemeal, kung tawagin yung isa-isa. Dapat ang approach dyan is buo. Lahat ng aspeto ng agrikultura ay kailangan isama. Dahil hindi tatayo yan ng mag-isa. Kailangan natin patibayin ang sektor ng agrikultura para kahit hindi natin na sila maproteksyonan, kaya nilang mag-compete sa world market. Kaya nilang makipagsabayan kahit na kanino. Maganda ang produkto, mababa ang presyo, makapag-provide ng sapat na volume para makipagsabayan sila kahit na sinong producer, kahit sinong